work of the brethren which are in all Macedonia. But we beseech you, brethren, that ye increase more and more. And that ye study to be quiet and to do your own business and to work with your own hands as we commanded you. Sabay-sabay. That ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing. Okay, sige, let's pray. Lord, salamat sa inyong mga salita again. First part ng chapter 4. I pray na kayo po malulati, Panginoon, at na magturo sa bawat isa ng mensahe dito, especially yung mga particular na kasalanan, iwasan, but makita din namin yung pag-iwas namin sa kasalanan, yung dahilan, Panginoon, na kayo po pala ang gumaganti, Panginoon. So I pray na makuha namin ang mensahe, hindi namin makalimutan na ma-apply sa aming buhay. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapo na po, good evening po lahat sa lahat. Good evening naman po. Title po nito is, of course, 1 Thessalonians 4. Eh, but yung gusto kong bigyan ng pansin po yung sinabi dito, the Lord is the Avenger. Okay? Medyo sikat po yung Avenger ngayon. Sino napanood lahat yan? Tingnan natin, ha? Kasi itong Avenger na to, yeah, sabagot si Daddy. So, ano ba yung Avenger? So, sikat na sikat yan. Gusto kong tingnan yung details, you know? So, bago tayo mapunta dito sa ating, pag binanggit mo, napansin ko pala, ito sa libutan po, panaikuha sa Bible, no? Mas iniiba nila yung meaning. Kaya, minsan, pag nag-search ka, do ibang bagay, Bible pa rin tutukoy. Ituturo, no? Ba-point. Pero minsan, katulad na lang itong isang salita na ito, Avenger. Alam nyo ba yung Avenger? Tingnan natin sa Bible, ha? Ngayon ang topic kasi natin, bago natin, maraming bagay dito. Pero isa yung mga ilang, sa Deuteronomy numbers, lahat po yan ay tinutukoy yung Avenger of Blood. Yan, pansinin nyo, puro Avenger of Blood. So, meaning, tagagante, no? So, kung alam nyo rin yung nagagawin, na natin. Hali, ha? Avengers, hindi. Ayan, no? Endgame, Infinity War. So, walang yung makita natin kung paano nila ginagaya, actually. Yung Bible, at paano nila tinutwist, nilalagay sa kanilang sariling context. Tapos, of course, pag nasanay ka na dyan, nangyayari, para ka ng parang katatawanan sa'yo, diba? So anyway, pata tayo sa Bible, yung Avenger of Blood dyan, ibig sabihin lang po yung tagagante. So masama ba maging Avenger o mabuti? Saan? Ha? Sino bang i-avenge mo? Sino yung magandang i-avenge? Okay, yun yung idea actually dyan sa Avenger na yan, eh, di ba? Naisip nila yan, syempre, ang superhero ko, no? Ma-appeal to sa tao kasi nga, it follows kasi na pag ikaw ay sinaktan, for example, di ba yung kwento dito, eh? Kunwari daw ay may napatay na hindi naman sinasadya. For example nga, yung example dito, yung axe, eh. Uso sa kanila kasi axe. Tabaho yan, araw-araw, ng mga mangkakahoy. Eh, alam nyo naman yung kaya buti nga yung mga power tools, may nakita ko sa feed ko, pabiran, mas safe na yan ngayon, pero meron pa rin mga syunga-syunga kasi minsan na, di ba, nakita nyo ba yun, yung iniwan yung power tool, tumatakbo. Hindi nakakasugat. Pero ganun din po yung axe nila. So pag nagaano ng kahoy yan, minsan pag ganun mo, hindi yung sinasadya, dyan pala yung kasama mo, di ba? So anong gagawin doon, ang judgment ng Diyos doon pag ganun? Kasi aksidente. Sabi doon, syempre, magagalit yung kamag-anak nun. Nga, si Christian, gaganyan, di nakatingin. Si Ezekiel, lalaro-laro. Tinamaan, di patay.
sumagalit ngayon si DM. Nasaan ba yan si Christian? Loko-loko yan. Eh, di naman sinasadya. So, kaya sa Bible, pag ganun, tumatakbo sa City of Refuge, no? Naalala niyo yun. Sa mga cities din ng mga Levites. So, pero, pag sinasadya, yun ang tanong, eh, sino yung, kunwari, sinasadya, napatay ni Christian si, ano, Ezzy. Sino, ano mangyayari? Sa panahon natin kasi may police. Hindi rin naman siya nahuhuli iba, di ba? So, sa Bible po, pag tinignan nyo, sino ngayon yung uhuli sa kanya? Wala namang ano, yung mga kamag-anak, yung sinasabing mga Avenger, no? So, kung may nagmamahal sa kanya, kawawa, pag wala nagmamahal, wala. Ganun po yun eh. Kaya nga may tinatawag sa Bible ng mga, yung mga wala kasama, tawag doon, mga widows and orphans, di ba? So, kawawa, wala magatanggol dyan eh. Pero pag may ka, ano yan, nahabuling ka nun, di ba? Ikaw, takbo ka na. So, ganun lang ano yan. So, Avenger tawag sa kanya. Pinatay mo yung ganito ka, ikaw papatay ko, ganun. Eh, sa Bible, ganun talagang judgment. Pag pinatay mo, walang dahilan, patay ka rin dapat. Yan ang sabi sa Bible. Para walang papatay ng tao na, tawag dito, yung walang kasalanan talaga. Okay, so malinaw po yung Avenger, tagagante. Ngayon lang yan. Pero dito, yung hanggang Joseph, puro Avenger blood. So again, may negative by positive dyan. Lalo dito sa Psalms, no? Sabi dito, out of the mouth of babes sucklings as thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest steal the enemy and the avenger. Ganun din dito sa 44. So, inalintulad si enemy, avenger. Ibig sabihin, ikaw yung inahabol kasi. Diba? So, pero dito sa ating text, the Lord is the avenger na. Ano nangyari? Kasi minsan, yun nga, paano pag mali din yung cause, hindi nag-uusap pa ito, pinatay mo, sinadya mo, hindi naman. So, hindi malinaw kung may justice ba na gagantihan ka. Okay, ganun yan eh. So, kaya bandang dito sa ating text, samaya, dadanan yan. Ang Diyos ang avenger. Ngayon, tanong, saan siya avenger? Pero gusto kong balikan itong mga pelikula. Tingnan nyo itong mga ginagawa na itong mga to. Phase 1. Iron Man. Mga unwari lang eh, no? Kasi ang ganda. Ito, di totoo po yan, ha? Captain America. The First Avenger. So again, di totoo yun, kasi tinuro ka ng kung ano. At ang karakter niya dyan, parang righteous daw siya, di ba? Pero medyo parang oto-oto eh. Parang inaasar yung karakter niya dyan kung nakita niya. Bukod sa pangit na uniform niya. Parang inaasar siya pag nagmura, di ba? Parang gano'n. Anyway, gusto ko lang ano nito kasi ginagaya ito ng sanlibutan. So, may Guardians of the Galaxy pa, no? Anong mas matindi yung galaxy. Sa Bible, ang Diyos ang gumawa dyan. Walang may Ant-Man, ano ba ito? Civil War, Doctor Strange. Ito, ano lang eh. Katang isip, may Thor pa, si Thor, kesyo Diyos daw to. Kaso, Diyos-Diyosan. May Spider-Man. Ano-ano na eh. Black Widow, anyway. Ano ba yung Eternals? Sa Bible din yan, di ba? Kesyo, may bakla pa nga doon ako sa nasar eh. Kaya ano to, hindi sumikat eh. Alam nyo ba, may hatak pa rin yung mga Christian. Pag ganun, banatan nyo yun. Kahit yung Toy Story daw, munti ka nang ihatakin yun eh. Ang dami ng mga baklang ilalo sa Disney. Eh, Disney may ari nito ngayon. Okay, ano pa? Wala na. So, Avengers. So, pag yan, ngayon, pag nakita mo yung Avengers, narinig mo, yung mga bata, may mga laruan kayo dyan, action figure. Akala mo, itong mga to, ito yung righteous na, di ba? Pag may inapi, sumbong mo kay Tulpo. Di ba, ganyan ang idea nun eh. Pero alam nyo ba, ang Diyos ang pinaka-Avenger talaga? Kaya mamaya pag-aaral natin, kaso ito po, i-apply sa mga anak ng Diyos. Okay? So, abangan nyo yan. So, anyway, again, ito po yung atin so far, no, sa ating First Thessalonians.
5 chapter lang po ito, nasa 4 na tayo. So tapos, hindi natin tatapusin dahil kasi nga hindi kasha. Kasi yung second part po nito end times na, no? So ngayon lang ay so naalala mo yung part 1, the living and true God. So nag-focus tayo sa Diyos, of course. Kino-contrast, pinapaalala ni Paul yung mga sa mga taga-Thessalonica. Salamat sila ay naglingkod sa Diyos, nakakilala sa Panginoon. So pag nakikita po kayo, yung laging naisip ko kakaiba kayo eh. Salamat, nagpapatuloy. Yung iba kasi, huwag dyan. Alala ko nga kasi nga yung si Alala doon. Nakapanghinayang kasi ang ganda ng testimony nung Kesyo. Uy, salamat nga, Pastor. Maganda. Gusto ko nga yan eh. Nakaka-encourage yung mga ganda, di ba? Tapos pinagbabawalan pa siya. Pero Pastor, gusto ko talaga dyan eh. Pero iba talaga pag na-influensya ng sanlibutan. Biruin mo. So naalala nyo naman, hindi mangyari sa atin yan dito, di ba? Alala nyo ba yun? Yung may sumali naman ng ano. So binanatan ko yun kasi para sa inyo at para sa kanila din. Para hindi na kayo mainggit. Kasi yung nagpapatakbo, no, mga bakla, di ba? Kailan na lang yung ano na naman, mga Miss Universe na naman. Kahit mga Kristiyano na nanonood yan. Eh ano yun, nabanggit ko nga sa inyo dati, parang ano yun. High level na prostitution. Ganun po yan. Of course, iba, hindi mainiwala. Pero yan po nangyayari dyan. Anyway, so yan, the Divine to God. Then, part 2 po, na-focus tayo dun sa mismo mga Kristiyano dun. No? So, sabi, mga bold but gentle, behavior of the Lord's servant. So, napinalala lang tayo na hindi basta-basta magiging likod ng Diyos. Mahirap, kailangan i-balance mo yung tapang tsaka yung pag-ibig. Yan din yung gentleness, pero yung pagka-matapang nga, no? And then, last week, yung perfect, that which is lacking, not perfect. So, yung mga sa atin, kaya po nag-iisip ako lagi, ano ba next na ano na naman, topic natin. Kung ano yung kailangan nyo, okay? So, kasi, kahit pa meron na kayong sabihin natin magandang ugali or what, active na yung karamihan sa atin, marami pang kailangang i-perfect. Kailangang ayusin. So nakita natin sa New Testament churches, gano'n ang ginagawa sa nilingkod ng Diyos. Kayo naman, magpaayos lang kayo. Amen? Alamin nyo yun. So pag uwi-uwi nyo, apply nyo agad. May natutunan kayo. Kasi parang ninyo makalimutan din. And then last week, yung crown of rejoicing again, naka-focus po ito sa lingkod ng Diyos, si Paul, pero ang nagbibigay ng saya sa kanya, nagbibigay ng problema, yung mga member, di ba? Pero yun din nagbibigay ng saya sa kanya. So pag sila, yung mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, I mean, maging maayos, masaya yung lingkod ng Diyos, of course, na lalualati ang Diyos. At kayo rin, later malalaman nyo kung bakit exactly ganito yung ginagawa natin. Amen? Ngayon, matapos natin, nasa gitna na tayo, hindi pa tapos. So medyo mayroon pa mga ano dito. Dalawang beses na banggit po dito sa part na to, yung more and more. Ano yung more and more? Dati may sigarilyo din mo eh. Lahat na lang eh. Pero obviously, positive to, no? Eh sabi dyan, furthermore, pag sabi furthermore, nasabi niya na, marami na siya sinabi, di ba? Chapter 1 to 3, meron pa siyang gusto niyo malaman. Okay, pagpatuloy. We beseech you, pinapakiusapan kayo, brethren, mga kapatid, and exhort you by the Lord Jesus, exhort, ibig sabihin, build up or tawag dito, challenge. Ganito po yan, anong ginagawa natin dito? So, pwedeng pagsulat, ngayon sa panahon natin ngayon, tinetext, sinachat. Minsan, ano naman kayo, amen naman. Pwede ba yun? Salamat sa mga nag-share. Kasi talon-talo tayo sa mga ano eh. Asal ako, pag may nag-share ng Billy Graham, amen, kahit mali. Natotoo lang. Pero, tapos kahit nga mali-mali, kahit ikunarik mo na, Joel Austin, ano naman yan. So, let your voice be heard din minsan. Amen? Amen? Kahit yan. Kahit dito po. Eh dito nga, hindi na natin pinagbawalan yung babae sa iba. Bawal eh. Mag-amen yung babae. Alam niyo ba yan? Anyway. Okay, so sabi dyan, hinahamon ko kayo sa Panginoong Jesus. Ibig sabihin, pinapaalala niya kung saan nanggagaling yung kanyang authority din. Ibig sabihin, kaya siya nagtuturo lahat yan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sabi dyan,
That as he have, ano daw yung inahamon niya siya? That as he have received us, how ye ought to walk and to please God. Okay, na alam nyo naman yung mga sinasabi, nag-aaralan nila. Lahat yun may kinalaman sa pag, ano yung ought? Dapat, nararapat. Paano kayo nararapat lumakad? Sinabing lakad yung buhay natin. So, nababagin natin lagi yan. Siyempre, magalang. Dapat magalang. Nakikinig, matalino. Hindi bastos, di ba? Masipag. Yan yung lakad natin dapat sa ating buhay. Lahat yan, ang inagalan natin, may kinalaman doon. Okay? At sabi yung to please God. So, yun ang pinaka-generic natin sa summary niyan eh. Bakit mo ginagawa to? Lagi yan dapat to please God para matuwa ang Diyos. Bakit ka nag-a-attend? Bakit ka nag-aaral? Bakit ka nag-memory verse? Mag-ilig ka, nag-soul winning, nag-isipag, nag-aaral, nagpipigil, kung anong dapat pigilan, di ba? Lahat yan ay para ang Diyos ay ma-please. At mapabuti rin tayo. Sabi dyan, sapat na ba yung, for example, meron kang narating na sabihin natin, active na ako sa Diyos, basta dito na nga ako nakatira eh. Hindi naman, lahat active ako, Sabado, pang holiday. Sapat na ba yun? According dito, lagi pong may room no, sa advancement. Ngayon, attend ka ng attend. Later, baka ikaw na yun, nagtuturo. Amen? Sabi nga siya, si mamaya, hindi naman niya alam na higing ano siya. Hindi nga masyado pumapapil yun doon kasi nga, di naman niya alam na isang araw pala, siya pala yung ano eh. Diba? Pero kayo, kaya nakikinig lang kayo, nag-a-observe kayo. Napaka-importante nun. Amen? Huwag nyo rin pangarapin na masyadong ano naman, pero maganda, handa kayo. Amen? Lalo sa mga lalaki. So yun, so dapat laging may, dito pa lang tayo. Lumalago. Sa knowledge pa lang, di mauubusan kayo dyan ng ano. Amen? Hindi, wala eh. Walang ceiling yan eh. Napakaraming dapat malaman. At pag alam mo na paano i-apply at execute ng mabuti. So, dapat yan. Ganun nyo. So, sabi dyan, yung dapat nyong gawin, dapat ginagawa nyo at pag-abound, umaapaw. For example, madaling mga example dyan yan. Attendance, sa giving, yan ang madaling illustrate talaga, pera eh. Kung dati, tithes lang, okay, sumasala ka pa. Pag talagang ano ka na, yung lifestyle mo talaga, wala kang bisyo, wala ka namang ano. Hindi nyo ba yon? Dati, pamasahe lang, ganyan-ganyan. Pero pag talagang pinagpala ka na, hindi na sapat sa'yo yung 10%. Pero yun lang ni-require sa'yo. Pero lalagpas ka pa dyan. Ano pa, sa oras mo, sa aral mo, yan nga, dadagdagan pa sa ministry. So, abound more and more. Mamaya, babalikan natin yan. Sasabihin na naman niya yan. Okay? So, ganun tayo dapat, ha? Amen? Sa ating buhay Kristiyano, lumalago tayo. Kaya isa sa mga term lagi, lumalago. Yung siya parang halaman. Yung aking halaman doon, namunga na. Yung kalamansi, yung isa. Dalawa yun, eh. Hindi ko alam ba't yung isa namunga, isa hindi. Parang mga Kristiyano din. Pero parang mali kasi yung pagkakatanim ko doon sa isa, eh. Nagsama-sama. Tinalim ko lang yung mga butong gano'n. Nagtubo naman kaso, nagkasalaba sa labat na. Kaya mo ang kailangan ko pag-iwaiwalayin. For you know what commandments we gave you by the Lord Jesus. So, napansin nyo kanina, ay ni-exhort nyo yung commandment na. Commandment ng Diyos, tinuro lang ni Paul sa mga mananampalataya. So, yan. So, ano pa? For this is the will of God, even your sanctification. So, saan ba punta yun? Bakit ka lalo nagpapabanala? Nabanggit ko tuloy. Bakit ka lagi nag-aaral? Aral lang aral, attend ng attend, fellowship ng fellowship. Isa sa mga manifestation yan, yung pagiging banal nga. Amen? Nakikinig ba? Huwag kayong iilag dyan. Yan yung ano natin eh. Kasi may, kahit sa mga Kristiyano, minsan may ano eh. Minsan nililimitan ang sarili natin, di ba? Ako, a-attend ako, pero hindi naman 3 times a week. Yung mga ganyan. Ako, magbibigay ako, pero once a year lang. Yung mga ganun ba? At mag soul winning ako, sama lang ako. Mga gano'n. Huwag niyong lagyan ng boundary kasi ang gusto natin, talagang sagad-sagad. Okay? Kung dati, palamura ka ngayon, once a year na lang. Next year, sana wala na talaga, sa isip na lang. Tapos next year na naman, talagang wala na. Minsan-minsan na lang pag talaga may matinding, di ba, nang asab.
Pero next na naman, kahit may nakaaway, okay lang. Natawanan mo lang. Ibe-bless mo pa, sesharan mo pa. No? So, ganun po yan. Yun daw ang gusto ng Diyos. Na tayo ay maging banal. Yan ang gusto ng sanctification, ha? Magiging banal. Mamaya, sabihin yan. Pero na may nabanggit dito isang kasalanan na hanggang dito po yan, pag-uusapan natin hanggang sa 5. Okay? So, nabanggit na rin po ito sa mga nakaraan, especially 1 Corinthians, di ba? Nabanggitin ulit dito, kaya pag-usapan natin. So, sa panahon nila, kahit naman sa atin. Kaya nga kayo, napansin nyo ba mga bata nang ginagawa sa inyo? Parang guadjado kayo, di ba? Sa cellphone nyo, guadjado, sinasabi kayo. Stephen nga. Ayoko na, ha? Mabait yan, Stephen. Yan lahat tayo, di ba? Meron ganong urge. Amen? Kaya ang ginagawa sa inyo, matulad nga yan, ano yung sa Sabado, parang di na sila gumaya. Kasi pasan ba yung mga ganyan-ganyan? Payabang yun eh. Tsaka buti nga ngayon, like lang. Alam nyo sa panahon namin, pera yun. Bebentahan ng ticket. So, kunwari, si Yesha. Ay, supportahan natin si Yesha, pastor. Oh, kaya manalo ko. Ako, si, kung sino yung sponsor sa'yo, ganyan-ganyan yun. Pera yun eh. Kaya nananalo doon, di maganda. May sali, yung ano lang, mayaman, tsaka makapit. Kaya nakakasar yun eh. At na-realize natin yan. Nag-like ba kayo doon? Hindi ka naman kayo pwesa eh, pero para kasi yung pag ganun, ina-ano natin, di ba? Ina-encourage natin. So, maganda ka na, di ba? Kailangan mo pang gumanyan. Yan. Buti may sumali doon parang ano eh, pang-asar eh, no? Pero ang daing like eh. Anyway. Ayan, so nabanggit dito ang kasalanan, alam natin ba yan? Fornication. So lalo po sa libutan ngayon, kaya hindi ko makakalimutan, nung panahon ko, siyempre, lahat naman tayo may ganyang urge, di ba? Eh high school pa lang kami noon. Ba't itong mga classmate ko may boyfriend na, pero bihira sa amin, lalo sa section namin. Section 1 kami. Pero meron din. So, siyempre, pag gano'n, maisip at maisip mo yun, di ba? Maganda kaya yun? May, ano? Maisip mo na ba yun? Hindi, ikaw. Maisip mo na ba yun? Ikaw. Ikaw. Hindi pa, ikaw. Niloloko niyo ata ako. Ikaw, Joshua. Boyfriend, girlfriend. Ikaw, Ray-Ray. Naisip mo na ba yun? Dati. Ngayon, di na. Ikaw, Rafi. Ikaw, Peter. Diba? Tapos. Ikaw, DM. Ikaw, Jamie. Ikaw, Jana. Balikan natin ito. Ikaw, Essie. Ikaw. Ikaw. Okay. So ngayon, yun nga kaya nga ginagawa dyan pa, parang hindi kayo ma-overtaken. So okay yan, normal yan, pero pag wala kang border, wala kang boundary, diba? Katulad ng mga alam nyo na, lalo sa baybay sapa, bata pa lang, kaya sinasabi ako yung mga bata, diba? Sina Jasin, jowa-jowa na yung term. Eh, balikan natin sa yun. Naisip mo na ba yun? Hindi, pero naiisip. Tanong ko eh. Naiisip mo ba yan? Minsan. Ikaw? Ha? Hindi pa. Bata ka pa naman eh. Pero at least alam nyo na, di ba? So sabi doon, pag ikaw, lalo nga sa kanila, lalo pag... Yan, may nasa edad na rin. Di ba? Alam ni Paul, alam niya, na ito, pinag-usapan natin itong mga Kristiyano to ha. Obviously sa labas, talamak yun. Ito mga Kristiyano to. Kaya nga, pag sinabi pong abstain, umiiwas. Alam nyo na abstain, di ba? Parang fasting. Pwede mong gawin yun kung gusto mo, pero ay, ayoko. I-deny ko yung sarili ko. Amen? So dapat daw ganun. Bakit? Magbibigay siya actually ito ng magandang dahilan. Kaya maganda yung topic natin ngayon eh. So minsan, ang hirap nung nagpipigil. Di ba? Kailangan pero pipigilan mo. Pero minsan, masama loob mo pag hindi mo alam bakit. Diba? Kaya bibigyan tayo ng isa or dalawang ano dito. Sabi niya, that everyone, okay,
binanggit sa 3 yung kasalanan, okay, fornication. So, bibigyan niya ng ibang term yan para, ano tayo, ano tawag dito? Ibang perspective ba? Kasi alam mo, yun na yun eh, okay. Pero ang tawag pala ni Paul dyan, sabi that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. So, medyo iniba niya yung focus. So, dapat yung katawan niyo daw, ganyan yun ang ginagamit mo, diba? Sa ganun, walang masama yung mag-asawa kasi. Pag hindi mag-asawa, minsan, yun nga, parang gusto mo na kahit hindi pa dapat. Pero sabi dito, dapat yung katawan mo daw, ang tingin mo dyan, parang isang gamit or sisidlan. Pag sinabi vessel kasi, parang ako, maselan po ako sa mga lalagyan ko kahit tanong nyo kay Stephen. So, syempre malinis, di ba? E paano kung may lumilipad-lipad dito, tapos may ganun, kasi nga, yung ibang tao, walang pakialam minsan. Magkasakit ako, wala yan, okay lang. Parang may lasang ano, okay lang yan. Spiritually, parang ganyan tayo eh. Dapat maingat tayo, okay? Kaya yun ang ano sa atin ni Paul, ha? Hindi masama ang iba sa ang alti mo naman. Diba? Lalo na alaala ko talaga, may mga sa school, diba? Kaya sa school, di ano pa kami. O, sino pwedeng ano, pupong? Ang mga teacher pa yung ano, pasimuno eh. Ipapareha ka pang kani-kanino, di ba? Eh, syempre, matututo ka rin, di ba? Kaya, itong mga to, homeschool eh. Di tuturuan ka niya, nasan ba ako? Yun, so parang isang vessel ngayon, huwag kang papayag na madumihan. Nakikinig ba kayo, lalo kayo mga nasa school, public school? Pag sinabi sa'yo, kahit teacher yan, oh, kunwari, DM, kunwari, bakla ka ha, sa play natin, ha. Kung papayag sa'yo, nakakadiri yan, ganunin mo. Yung mga teacher, kahit mga teacher ngayon, mga loko-loko na rin, eh. Kahit po yung bakuna ngayon, ha, may magandang ano yung mga attorney, sabi dyan, pag pinilit kayo, sasabi, kaya laging sinasabi sa inyo ngayon, mga, ano po yan, abuse yan. Okay, so ganun din sa school, pag pina-arte kayo, yes yan, ganda mo, parang sa amin dati kasi ganun, eh. Di mga babaeng maputi. Dati ganoon yun, mga racist mga tao dati. Mga puti dito ha. Naalala, hindi ko makalimutan kasi tinataas yung palda. Ba't tinataas yung palda? Tinitingnan pala itong tag dito. Ito, ito, ito. Yung ganito sa ano. Ano tawag? Likod ng tuhod. Tinitingnan yung mga classmate ko babae, tinitingnan mga teacher. Yung pala, syempre pagsusuotin ng maigsi, ay, ito pwede to. Kaya kahit sa diadem, di ba? Ganun ba yun? May ganun ba din? Kaya nga, di ako ano talaga dyan eh. Huwag kayong papayag. Huwag nyo nga hayaan dumiyan kayo. Eh, yung pa hindi pa, alak-alak yan. Salamat po. Alak-alakan. So, yung katawan nyo daw, parang isang ano yan, lalagyan. Huwag nyo nga hayaan madumiyan ng kusino. Kaya ito, may takip. Ngayon, pag talaga na dumiyan, tatapong ko, dinilinisin. So, ganyan po tayo. Naintindihan nyo ba yan? So, kaya daw, huwag kang papayag sa isip pa lang. Huwag kang manunood. Huwag kang masasama sa kung ano-ano. Kahit sa usapan. At mapansin nyo, again, yung mga bakla, yung mga bastos dyan. Kung hindi nyo pa alam. Okay? At sa mga anak ko kasi, hindi yan na-expose eh. Yan ang mga bastos talaga. Sa kwentuhan pa lang, sa opisina. Nako, alam na natin yan. Okay? So ngayon, yung katawan mo daw, huwag mo nga hayaang, paulit-ulit ako, no? Sige pa. Ayan, yung damit nyo. Pag pinagsusuot kayo ng ganyan, yan ang uso. Kasi sinasabi natin dito, yun ang uso sa atin, yung maayos sa akin. Hindi sila magsasabi sa inyo kung ano uso. Amen? Dapat ang Diyos, tsaka yung matino nyo, magulang matino. Pansin nyo yan, sanctification and honor. So binanggit niya po yung honor naman, kasi nga, alala ko tuloy yung contest natin na wala sumali. Open pa po yun ha, kaysa sa mga ganun ng competition nyo. Alala nyo ba yung sinabi ko sa inyo? May prize yun. Ma-feature kayo dyan, maayos ang damit nyo. Tapos lagyan nyo ng ano yun? Hindi yung meme, parang meme. Ang tawag nun, caption. Caption nyo. Ano man, paganda kayo ng caption. May example na ako sa inyong binigay, di ba? When a lady, sabi doon, hindi ko alam sa taga, sa English, pero pag tinatakpan mo raw yung katawan mo, hindi mo tinatago yung, ano mo,
pinapakita mo yung respect or honor, parang ganun. Amen? Hindi mo mabaliwalay, baka matawa ako. Bigyan ko cellphone. Okay, so ganun po yan. Ha? So ang katawan nyo, ano nyo na yan? Yung katawan ko, hindi ko dudumihan, hindi lang sa dumi ng ano, libag. Hindi ko yan dudumihan as in gagamitin ko kung ano, kung saan bagay. Okay, kasi saya, mga tanga. Eh, yung mga loko-loko, tuwan-tuwa sa'yo. Diba? Kaya nadudumihan na yung utak nyo pare-pareho. Yan yun. Eh, basta, iba naman yun ha. Iba, sayaw lang naman yun. Fornication, tinodo. Eh, saan ba nag-uumpisa yan? Diyan nag-uumpisa yan. Pag hindi ka na nahihiya, pakita. Ano nung next sa pakita? Ganun yun eh. Pag ganyan yun eh. Natindihan ba? So, ganyan lagi ang katawan nyo. Parang isang sisidlan. Dapat malinis. So, yan. Kung hindi pa kayo, ano, sabi dyan, may mga description siya dyan. So, kabaligtaran ng honor is sanctification, last of concupiscence. At tatapos na natin yung term na yan sa, I think, sa Philippians. Pag sinabi yung concupiscence, parang kamunduan yan. Okay? Yung mahilig sa ganun. Even as the Gentiles which know not God. So, binibigyan sila ng example. Kayo, kaya bibigyan ko ng example. Yan, sa TV. Ano makikita nyo dyan? Sa Hollywood. Puro ganun. Normal na sa kanila, naalala ko tuloy. Tayo ako kahit kailan na, isang beses pala nakapasok ako ng bar, ay, bar ba yun? Napasok ko lagi disco kasi nga, inaya ako, college kami. So, talagang makamundo. To the point na talagang bastusan po doon, no? Huwag na kayong pumasok. Ngayon, pero bakit, napansin nyo ba tayo, halos di natin na-encounter na, pero mga sa mga pelikula, napansin nyo laging yun ang bida? So, may nahanap akong tao, pupunta ako sa bar. Saan mo mamimit si ganyan? Sa bar. Ba't puro gano'n? Kasi ginagawa nilang commonplace. Amen? So, huwag kayong paluloko, lalo sa mga tinatawag ditong Gentiles, okay? Which know not God. Yung mga walang Diyos. Bakit di siya nahihiya? Baka wala siyang Diyos. Okay? Iba kayo dapat. Amen? Ngayon, punta tayo dito sa medyo ibang place. Mamaya, babalikan yan. Pero, may binanggit dito, nasabi dyan, that no man go beyond and defraud his brother in any matter. Kasi sabi, defraud, alam nyo na yan, fraud, alam nyo yung fraud. Nanloloko, ng scam, di ba? Pag defraud, ginagawa yun sa ibang tao. Obviously, ikaw manloloko, hindi ka naman manloloko ng hayagan, di ba? Kaya nababagit lagi sa inyo, kahit sa churches, ang dami ring lokohan. Yung mga, yan, networking nga. Kaya ako, nagkaroon ako ng reputasyon sa amin. Hindi na ako nilalapitan ng mga yan. Kasi alam niya, pag titignan ko ng ano yan, wala akong kahilig-hilig. Magtatanong ako, pero alam na nila. Hindi ako mahilig dyan. Kahit nung time na meron ako, may pwede akong invest. Ayoko pa rin. Ano ako. Masana ganun kayo, matalino. Eh. Ngayon, pag kayo naman yung nakakaisip, lokohin ko kaya si sino ba? Ano mga panloloko minsan sa church? Ah, bentahan ko si, ano, si Rain. Ah, si Rain, wala si Rain. Ano ba? May bentahan ko si Juliana ng damit na, ano, tulad niya. Alam mo ba itong damit na to? Mahal to, 500 to. Sa palibasa, kaya, sa palagay mo, kaya niyang bumili. Dadagdagan mo ng ganyan lang. Yo, makaloko ka lang. Sabi niya, kahit saan bagay, okay, in any matter. Kung hindi ka naman nagbebenta, ano nga pwedeng panluloko? Ang dami niyan eh. Tinga, saan ka pwedeng manloko? Eh lalo na pag yung mga nagliligawan, gano'n, katulad nun. Nakakwento ko sa inyo dati, may gano'n sa amin. Yun ang kwento kasi hindi ko na inabutan yun eh. Kasi yung isa, dami niligawan. Loko, siyempre, loko yun. Niligawan mo, ibig sabihin, dapat ang ano mo doon, pakakasalam mo yun. Eh, kung ginawa mo, sinubukan mo lang, ganyan. Panluloko din. Ano pa? Singa. Ano yung pwede panluloko sa church? Yan, iwasan natin. So, madami, no? Nang backstab dahil... Oh, tama yan din.
iba yung sinasabi mo dun sa isa. Parang ako nga, may gumagawa sa akin. Ganun din. Parang ganun. Pero yun, ganun. Pakiramdam mo lang ngayon kung wise ka, ganun din. Kasi hindi mo pwede magbintang ka rin. Pangit din, di ba? Naalala niya si David, yun ang description sa kanya. Kaya natakot sa kanyang soul. Ang wise niya, alam niya ang gagawin niya. Hindi siya yung tipong iiwas, tapos wala naman dahilan. Sobrang iwas naman, mali rin yun, di ba? Hindi mo pwede magbintang ka. So, maging wise lang tayo. Ano? Sobre. Contribution. Saan? Pwersahan, ha? Okay, okay lang mag-contribution, basta malinaw, okay? Okay, ano pa? Sige. Imagine nyo na. Sino man nagkakask? Madalas yan lalo pag hindi alam ni Pasto. Kaya sabihin nyo sa akin. Baka ito may nagbebentahan na dito. Ayun, naalala pala ako. Pag nangutang kayo, bayaran nyo, ha? Okay? Malinaw ba yun? Isa yan din sa nagkakatisuran. Okay? Malinaw po yan. Wala nang lilinaw pa dyan kahit saan mo tingnan yan. Sa church, sa labas ng church. Okay? Amen? Amen. So sabi dyan, huwag kang maluloko. Lalo kapatid mo sa lahat ng bagay. Kasi pinag-usapan natin yung kabanalan eh. Tapos hindi ka nga nang gaganon, nang loloko ka naman. Yung, yan nga, madalas eh, sa business, yan ang madalas eh. Ang networking, yan ang nauso kasi nung panahon namin ngayon, na pwede pa rin mauso ngayon. So, mag-ingat. Bakit? Ito na yung ating topic. Bakit hindi ka manloloko? Pati doon, kahit doon sa, yan ha, usapan natin yung girlfriend, boyfriend, di ba? Yung iba, usong-usa kayo, pinagtatawa na pa, lalo mga lalaki, kaya sabi sa mga bae, wise kayo. Kasi may manamimit ako kahit sa church, ganun eh. Ang lokohan ito, playboy ito, ang dami paiiyakan ito, di ba? Minsan gagano yung biruan eh. Eh, biro lang yun talaga sa akin, kapag obviously, hindi sa akin okay yun. Di ba? So, anong siya papaiyakin, yung siya lolokohin, tapos, ano? Iiwan, papaasahin, iba, ganun naman. Eh, ngayon, yung mga babae rin, yung mga galing na rin yung mga babae ngayon, kasi tatanga-tanga yung lalaki, papaasahin din. Alala ko sa amin, gumawa sa akin niya. Pero medyo mababaw lang. Kasi parang napansin niya siguro. Kasi may itsura doon talaga. Kaso, bata pa nga kami. So, parang inuutos-utosan ako. Parang ganun. Naramdaman ko, sandali lang. Loko to ah. Ganyan eh. Okay, so huwag kayong manluloko sa lahat ng bagay. Bakit daw? Para hindi na tayo matempt. Okay, minsan nga, hindi mo kailangan sabihin to eh. Hindi ko na kailangan sabihin siya, pag nungutang, bayaran nyo. Hindi ko na kailangan ba sabihin yun? Kaya huwag mo lulukuin si ano, ha? Pag gusto mo ligawan niya, magpaalam ka sa magulang, paalam kay pastol, formalan mo. Ano din yun? Formalan, ibig sabihin, ito yung intention ko, sabihin mo agad. Oh, basta, di basta, at least meron kang honor. Hindi kayo tipong paramdam-ramdam lang, di ba? Alam niyo ba yun? Yung kaya may nasabi dun eh. Ba't paramdam-paramdam ka lang? Kasi pag sinabi niyang ano, sabi ko, di-deny ko na lang. Uy, di naman ito nililigawan. Parang ayaw mong pahiya. Eh, normal yan. Pag nagmahal. Amen? Nga, formalan mo. Sama tayo doon. So, wag manloloko. Bakit daw? Ang sabi dyan, para ma... Kasi ang Diyos ang gagante. So, totoo po yun ako sa edad ko nito. Ganun eh, kahit dyan, sa topic na yan, ganyan. Sino sa palagay niyo yung masaya yung buhay? Yung buhay may asawa? Yung mga daming niloko? O yung talagang nag-pray lang, tapos nag-stick doon? Palagay niyo. Masaya yun ang loko, di ba? Nakailan ka eh. Masaya ba yun? Eh, alam din nung isa, manluloko ka. Nako, i-bring up pa yan. Tapos, laging duda sa iyo yan. O, gusto mo yun? Eh palalo pag ang Diyos ang gumante, parang ako na yung mga babae yan, walang magagawa sa akin, iwanan ko lang, parang yung unang trabaho ko, ganun yung lagi usapan nila eh. Taga Bicol, dalawa yun, mag-body. Inaasal lagi nung isa, may hindi ako masabi, lagi siya may paanakita pa side comment. Oh, kamusta yung ano mo? Gaganda na naman yun. Yung pala may iniwanan sa probinsya. Alam mo na.
Kasi dito pumunta, alam mo na, ganun, mga babae, may isa, kawawa kayo pag kayo ay syunga-syunga. Nagtiwala ka na agad, di mo na kilala pala. Hindi established, hindi spiritually matured. Amen? So, bakit tayo dapat matakot na manloko? Kahit maliit na bagay kasi ang Diyos ang gagante. Imagine mo yun. Eh, paano kung wala kang kapayapaan? O kaya naman, eto, sige, mambobola ako dito, mambababae ako. Pag dating ko ng 40, papayaman muna ako. Saka ako magseseryoso, ang tanong. Mabuti kung may magseryoso din sa'yo. Siyempre, ganun yan, tatanungin ka niyan. Ah, ganun to pala ginawa mo, ha? Ah, sige. Gagantihan ka ng Diyos pag ang Diyos gumanti sa'yo. Tapos kung may anak ka sa labas, hindi mo... Ay, pag ano, magkaanak naman ka, hindi ka magkaanak ngayon. Ngayon hindi kami kilalang ganyan. Kasi nga, medyo pagka-addict din. Ngayon, gusto nyo talaga mag-ayos. Kasi yan naman talaga yung mga taong maayos ang buhay. Amen? Mga bata, nakikinig ba kayo? Ano yung maayos ang buhay na tao? Ito ba yung gala-gala? Hindi mo alam kung nasaan, paggabi? Ganun ba? So, natanasan ko din ng konti yan, pero buti nga, hindi rin ako na ano. So, walang kwenta, pero ang delikado dyan pag may mga pera eh. Buti ako, wala akong masyadong ganun. No, may mga lifestyle po na ganun. Hindi yun ang magandang buhay, amen? Lalo mga lalaki, ano yung magandang buhay? Esi, lalaki. Anong klaseng buhay? Tingnan mo lang si Brother James. Okay, ayos sa tabaw, isa lang asawa, anak, may nirespeto siya, yun na yun. Ay, puro tabaho lang. Saya yun. Ako, yung kaligayahan ko lang siya na. Yun na yun. Nag-gaganya ako eh. Kulitan. Yun na yun. Kompleto na yung araw ko. Pero hindi ka magkakaroon ng ganyan kung walang magtiwala sa'yo. Amen? At pag hindi pinagpala ka ng Panginoon. So, yun ang tandaan nyo. Kaya huwag kayo manluloko. Ang Diyos ang gagante. Handaan nyo yan, pwede kang magkasakit, pwede kang masira yung reputasyon mo. Ano pa yan, ang daming pwede mangyari sa'yo pag ang Diyos ang gumante. Kaya sabi dyan, as we also have forewarned you and testified. Kung ang ginagawa ko sa inyo, ganun din ang din si Paul. Huwag kayo manluloko. Ang Diyos ang gagante sa inyo. Tuloy natin. So, ito, binalik na naman yung kaninang tema ng uncleanness. So, yun po yung mga kasalanan ng sexual po yan, actually. Pag tinignan nyo yung lust, concupiscence, fornication. Kasi yun yung parang sabihin natin ganito, ah. Kaya nung bata rin ako, nagtatanong ako, eh. Eh, bata pa lang kami, di, syempre, alam nyo sinasabi ito yung bastos, ito yung tama. So, bakit sa mainstream, puto ka bastosan, di ba? Minsan hindi, pero minsan, ba't ganun? Ba't lumulusot yun? Kasi nga, yun ang nature ng tao. Hanggang ngayon, kung hindi ikaw ang iiwas, may encounter mo yan. Amen? Kaya tayo mga anak ng Diyos, sabi dito, ang Diyos, tinawag ka sa, hindi sa karumihan. So, doon ka lagi sa malayo, doon. Amen? Hindi ka may ano, ay, hindi ka mag-party, hindi ka nagiinom, hindi, oo, ganunin mo. Parang ikaw yung hinihiya minsan ng mga yan eh. Ay, hindi ko, ano ba, kasan ba yan? Ganunin mo para... Sa amin naman minsan, inaasal lang namin kasi doon, mabuti nga, kahit mga unbeliever akong kasama noon, hindi rin umiinom eh, kaya inaasal namin. Eh, yung mga Indiano, lalakas pa lang umiinom, hindi lahat ha. Kaya nung nag-outing kami, ganyan. Oh! Sinong bibili ng alak? Ganyan ang usapan, no? Ay, kami, ano lang kami, kasi hindi kami umiinom yan, mamahal pala noon. Pwede ba, meron din kaming ano, ang inumin namin noon, Chucky. Sarap noon, di ba? No, huwag malaki. O, yun na lang sa amin, ha? Asar na asar yung ano. So, panindigan nyo yun. Amen? Lalo kayo, mag-high school, college, lalo sa trabaho. Parang feeling nila abnormal ka, hindi ka umuminom eh. Pero, wala yan. Okay, so, dinawag tayo ng Diyos, hindi siya karumihan kung hindi sa kabanalan. Pakita nyo sa kanila yan. Sila mahihiya sa balat nila. Ito lang. Ito. He therefore that despiseth not man, but God, who hath also given us unto His Holy Spirit. So, nabanggit yung holiness. Kaya nang sabihin ng despise dito, kasi sabi niya dyan, yung mga nagde-despise, hindi ang tao ang dinidespise. Pag sabihin despise, look down lang yan. May sabihin, parang nabanggit ko kanina, ay, hindi ka umiinom? Ano klase ka ba? Mga ganun.
So pag ginaganong kayo, sabi dito, huwag kayo masyadong kasi ang dinidespise niya actually ang Diyos. Lalo anak kayo ng Diyos, kasi ni-expect nila, hindi ka nagpa-party-party, hindi ka nagbi-bilpong, yun ang tawag nila doon, bilpong doon. Ano yung bilpong? Yung pala, hindi ko na talaga natulog na lang, kaya ngayon talagang hindi na umahatin ng gano'n. Biruin mo, nagiinuman hanggang talagang mamatay, yung mamamatay. Ganun pala yung payabangan pala. Ganyan ang mga niyan. Yan ang fan sa kanila. Kaya pag nakita, pag dinidespise ka, si Esi hindi uminom, si Jana. Kahit nga mga babae ngayon, di ba? Ate, yung kapatid mo, mga post. Mga lalaki yung passive doon, dinasabi niya yung mga co-teacher niya. Mga babae pa. Lalo yung mga desperado, no? Napansin ko yun. Kasi, mga desperado, kaya huwag kayong iinom-inom. Parang binibenta niya yung sarili niyo. Ha? Ganun yan. Mga wasted, yun ang tawag nila dyan. Okay, so bayaan nyo sila na tingnan kayo ng mababa. Kasi sabi dito, ang Diyos ang tinitingnan ng mababa. Nahala sila, okay? Balik naman tayo sa mga magkakapatid. But as touching brotherly love, we need not to die unto you, for yourselves are taught of God to love one another. So inulit lang niya, sabi niya, hindi niya kailangan sabihin yan. Pero sinasabi ko ulit, kasi yan ang normal sa atin. Okay, tatagal tayo dito. Kasi ba't sinasabi na naman to? Napaka-basic naman niya. Pero kahit sa church nangyayari na minsan, hindi tayo nagmamahalan. Ibig sabihin, parang kanina, mabawi na yung ganito, hindi ko kakausapin to. Ngayon, naiintindihan kita kasi ako, asal din ako doon. Pero yun nga, at least, kausapin mo ng malayo, mga ganun. At least, ngitian mo pag malayo. Diyan nag-uumpisa yan. Mahalin mo yung kapatid mo, amen? At tingnan mo rin, anong pinagdadaanan niya, bakit siya ganun? Baka ganun talaga yung background niya. Amen? Yung iba naman, masyadong mayabang, sakyan mo lang din. Diba? Kaya nga dapat ikaw spiritual para matulungan mo kung sino man yan. Pag spiritual ka, marireach mo yung mga yan kahit ano pang weakness yung mga yan. So yan, mahalin mo ang bawat isa, tinuturoan kayo ng Diyos, yan. So dapat mahalin niyo ang bawat isa. Very basic, pero again, huwag tayong magkulang sana dyan. Amen? At hindi naman kayo na-expect agad na alam mo na, yung ibang bagay nga. May mga tao talaga mahirap mahalin eh. Meron sa amin dati ganun, parang, ewan ko, ngulang sa ligo eh. Ang layo pa, amoy mo na yung mga, yung mga sebo sa mukha. Diba yung sebo natin sa mukha, pag di ka naghihilamos, mabaho yan eh. Ganun yung amoy ko na, pero minasakyan ko lang. So yun, medyo, naman, okay. At least, may natulong din actually sa church yun, so. And indeed, you do it toward all the brethren with which are in all Macedonia, but we beseech you, brethren, that in case more. Na yun sabi ko kanina, di ba? So, hindi, ginagawa nyo na, alam nyo na yan, mahalin nyo isa't isa. Pero pwede ba, dagdagan nyo pa? Dagdagan nyo pa, for example, salamat dito, nang iba rin ay, napansin ko iba, nagko-contribute na rin, di ba? Mainit ba? Buhay niya kung gusto. Iba, nagko-contribute na rin. Kasi nga, alam mo, iba, tumutulong na rin kasi hindi mo gusto na. Yung iba lang naglilingkod, ikaw hindi na lang. Nakaupo ka lang at pinaglilingkod lang ka. So, ganun yun. Dagdagan mo pa. So, nagbibigay ka na, at least mag-akay ka na rin, tumulong ka sa ibang bagay, na maraming bagay actually ginagawa tayo dito. Dagdagan mo pa, increase more and more. Nakikita na raw ni Paul yun sa kanila, pero dagdagan nyo pa. Amen? Para sa inyo naman yan, mabigay, nadagdagan ko na yun, dahil ko nang ginagawa eh. Sino sobrang dito sa gawain? Hindi ka naman yun naman sa atin, hindi ka naman pipilitin eh. Nasa iyo na yun, dagdagan mo, makita mo yung tao na naglilingkod, actually gumagaling din yan, na sasana yan sa ministry. So, ganun tayo dapat. Ito. Tapusin natin sa 12, and that ye study to be quiet. Ayan, so may mga panahon naman, tahimik ka lang, katulad ng ginagawa natin dito, Monday to Friday, dito lang tayo may church. So iba na, pag nasa church, gusto kong magpapansin naman yung iba, ganun, napansin ko sa iba eh. Buti dito, wala.
Pero ganun yung iba, gusto laging ganyan. So nabigyan ng pagkakataon yung iba magsalita last time. So, tama lang, okay lang yun. Oh. So gusto nga misa marinig kayo. Pero, may mga pagkakataon na dapat tahimik ka lang. Ang sabi dyan, oh, may pinagdadaanan ka na alam mo naman na ikaw lang yung kailangan gumawa dyan. Sinabi naman sa'yo na, huwag ka na maingay. Iba naman kasi parang kahit sa Facebook po, grabe dyan, daming mga pastor pa, alam mo, namamalimos na ako na hindi halata eh. Please pray for us, we need this. Mga ganun ba? Halimbawa sa iba kasi dyan, may pera din. Pero ba't mo ganun? Hayaan mo yung Diyos, gawin mo lang yung tama, kapansin ka nila, maganda yung ginagawa mo. Who knows, di ba? Ganun lang yan, kahit dito. Ito, may kinakaingitan. Huwag niyong kaingitan yung iba doon, ha? Nagkataon lang yun. Baka nag-pray yun, hindi natin alam. Kaya din, pray lang kayo. Amen? Ingitan yung kaingitan. So sabi dyan, ano yung may kinalaman sa being quiet? To do your own business. Naintindihan niyo ba yun? Ibig sabihin, huwag kayong nakatutok naman sa ibang tao. Sabi niyo, ito, buti pa siya, ganyan, oh. Meron siyang ganyan, oh. Gaganong ka pa. Usong-uso yan sa churches, sa totoo lang. Kahit kasi yung iba minsan, pati pastor, ganun. No, iba kasi yung nagpaparinig, iba yung sinasabi lang yung totoo. Iba yung, ako pag nag-example, for example ako ng ganun, may kailangan sa particular na bagay. Hindi ako nagpaparinig, amen? Dahil asar nga ako dyan, gagawin ko pa. So, huwag kayong parinig. Gawin mo lang, sabi dyan, your own business. Gawin mo lang. May nakita ka dito, magandang trabaho niya ngayon, pasalamat ka, huwag mong pansin eh, huwag mong hututan. Ikaw, gawin mo lang sa'yo. Hindi mo alam. Kahit ngayon po, may mga ibang trabaho ngayon, kahit ibang bansa nga daw ngayon, naghihirap na pag may, ano, pag may nausong minsan, may dumarating yan eh. And then, parang dati ngayon, nursing daw, parang lahat ganyan, lahat na nursing. Ayun na, napasobra naman. Ano ngayon? Ano pa? So yun lang, tahimik ka lang, magtabaho ko lang. Yun ang sabi dyan, yun ang kinumad sa inyo. So ganun po yan, huwag ka nakatutok sa ibang tao, mainggit, magtabaho ka lang, ang pagpapala, naandun. Amen? Huwag kayo magtingin lalo kasi sa church kasi minsan, ano nga, nagkakasilipan tayo kasi tayo-tayo na lang. Yan. Tapos yung isa, pagpe-pray pa, ipopost pa sa Facebook, yung mga ganun eh. Pag may blessing kayo, pasalamat na lang kayo na yun. Yung pamahanga pa sa iba, tapos dadagdagan mo pa. Anong gusto mong isipan ng iba? Kawawa sila at ikaw, napaka-bless mo. Blessed. Kung blessed, di salamat sa Panginoon, pero hindi mo kailangan, ano, amen? Yung papahanga mo pa talaga. At alam mo naman na yun, enjoy mo na lang. Amen? That ye may walk honestly toward, ito maganda. Tapos na po tayo dyan, ilang minsan po ako. 54, sakto lang, no? Bakit daw? Bakit mo dapat maging tahimik? Gawin mo lang yung dapat mong gawin? Especially pag preacher ka, o kaya kahit di ka preacher. Para daw, especially sa preacher, that we may walk honestly. Pag ikaw pala daw, mabadal, madada ka, okay? Di ka naman katrabaho. Paano ka daw makakalakad ng honest? So for example nga, ganyan, na nanguhutot ka kung ano man yan. Paano ka makakalakad? Alam mo, may atraso ka sa iba. Tama? Mahirap yun. Lalo pag pastor ka nga, ganun. Ang hirap nun. Kaya ako, minsan nakapagod din, pero okay lang. Ang hirap nung ganito na hindi ka na makalakad kasi may sinabi ka dati, for example, na ngayon, ang hirap mong panindigan, okay? Paano panindigan, hindi ka maigi-honest kasi nga, patong-patong na sinungaling ang ginawa mo. Kasi may ginawa kang compromise dito, tatakpam, okay lang naman yan. Okay ba yun? Hindi okay yun ah. Kasi huwag nilang pag-usapan. Ilang ganun ang sa duration ng buhay mo, ilang ganun ang gagawin mo, yun ang tanong. Hindi ka makakalakad ng honestly. Pag ikaw, punong-puno ka na ng panluloko, mas madada ka pa. Okay? Kaya ulit na yung verse na ito, sabi, that ye may walk honestly toward them that are without. Ibig sabihin ng without ito, yung mga nasa labas ng church. And obviously, pati sa nasa loob, lalo na. Ang hirap na mag-aakay ka dyan, ano bang ginagawa mo sa, ano, sa buhay mo? Ito, puro nanloloko lang. Siyempre, hindi masabihin ka nun, di ba? Kaya pag nalaman nila, manloko, wala kang ginawa kundi manloko. Anong gagawin mo nun? Anong iisipin nila sa atin?
Eh, lokohan lang naman yun sa church nila eh. Yun ang masaklap. Dinamay mo pa yung iba. Ulitin ko ha, that ye may walk honestly toward them that are without, sa mga nasa labas, and that ye may have lack of nothing. So, pareho yan. Kasi yung lack of nothing, kasi nga nagtatrabaho ko eh. Sino yung alam yung mga wala? Kasi nga, iba ang inatupag sa buhay. Okay? Again, yung mga... Ngayon, kung nag-networking ka dati, di kalimutan mo na. Ganun lang naman yun eh. Iwanan mo, magtrabaho ka ng maayos. Yun yung sabi dito, trabaho, trabaho, trabaho. Yung iba kala nila, anong pinagagawa sa buhay nito? Anong walang ito sila, nag-iayabang dito. Maya mo siya, anong ginagawa nito? Bandang huli, 10 years, after 10 years, 20 years, yung mga sabi nga sila, nag-sabi sa akin na, Ace, after 10 years, tingnan natin. Yung nakalimutan niya, sabi ko, isip-isip ko lang. Iba tong taong to? Hindi ako nagsalala. Ngayon, after ilang years, ano? Ganun pa rin. Iba nga, nagtatago na sa batas. Kasi ganun eh. Hindi honest. Eh, yung mga konti-konti lang, sige, hindi naman ako masyado mayaman. Pero wala rin akong ulang. Okay na rin. Lack of nothing. Okay yun. Kaysa nagtatago ka sa batas. Kahit kapayapaan, wala ka. Diba? Natandaan niya, mga bata kayo, darating kasi yun sa, ano niyo eh. Lalo na pag yung preaching po, blessing, 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 blessing. Ay, may blessing siya. Ay, blessing siya. Ano? Ako, wala. Wala. Trabaho ka lang. Amen. Hindi, makikita mo, okay pala yung ganun. Minsan, ang hirap din kasi numayabang ka, marami rin ka namang hututang ka naman. Ganun. Marami expect sa'yo. Tapos pag bumagsak ka, tatawanan ka pa. Dito, ano lang, di ba? Dire-diretso ka lang, sakto lang. Sakto-sakto lang. Amen? Amen. Sana naiintindihan natin, especially ito, balikan lang natin yung huwag kang maluloko. Sa lahat ng bagay. Kaya sa church kasi, ito napansin ko rin, kasi nga, pag hindi balance yung preaching minsan din, puro blessing, puro pagpapala, puro pagpapalain ka ng Diyos, at pag hindi nangyayari, at matagal na, hindi nangyayari, parang, gagawa na lang ako ng, ano, ng kwento, no? Na, nakaka-bless, or parang, na, parang blessing ako, parang ganyan. Kanya-kanya na ng kwento, di ba? So, huwag ka manluloko, amen? Ang Diyos ang gagante. Ngayon, pwede natin baliktarin yun. Kung ikaw naman yung naging honest, pwede ka rin gantihan ng Diyos ng maganda naman. Ayan dyan, naglilingkod ka lang, hindi ka pa pakita ng tao dyan, no? Hindi nga na malayo ng tao ng mga, si ano pala, nag-aaral pala ng Bible yun? Tayo, kunwari lang, pakitang ano lang tayo, kahit magaling tayo mag-memorize, hindi naman tinaintindihan. Eh si, kunwari pala, si Joseph pala, ganyan-ganyan lang. Nakikinig pala, kahit nakaganyan, nakikinig, ina-absorb lahat, no? Mas magtataka ka. Ito si ano, kala ko walang alam to. Di ba? Bandang huli siya pala yung ano. Saan niya kinuha yun? Baka nagtanim siya na nagtanim, di mo alam. Tahimik lang siya, naglilingkod sa Diyos. At lahat sana tayo ganyan. Amen? Ngayon yung mga natutulog, di nakikinig yan. Di, bata pa naman yan. Kaya sana ganyan tayo. Kaya siya na, dami na alam na ano. Kanta din. Kasi tono lang alam niya. Bulol-bulol. Hindi yan? Amen. Ang Diyos ang magagante. The Lord is the avenger. So pareho yan. Negative and positive. Hayaan mo lang siya. Maganda nga yan. Ano eh. Kaya pag binasa niyo po yung Hebrews 11, ganun na mensahe doon. Faith chapter yun, pero parang wala nangyari sa buhay nila. Later, re-rewardan sila sa langit. Yan ang maganda. Amen. So let's pray. Lord, maraming salamat sa aral ngayon. Sa 1 Thessalonians 4. First part nito na nakita namin, Panginoon, yung admonition ni Paul sa kanyang mga kaibigan, Church of Thessalonica, Panginoon, na especially umiwas sa kasalanan, na alam naman kasalanan, magmahala sa bawat isa. Ang isipin namin, Panginoon, kayo palang gumagante sa mabuti at sa masama. So kayo po ang i-please namin. Madalas ay hindi yan po, Panginoon, walang iba nakakita. Kami po yung nag-absorb lang ng aral, naglilingkod sa aming sariling pace, Panginoon. Tama lang, Panginoon, hindi mayabang. Sa kayo po na please sa aming buhay. Sapat na po ito, Lord.
Especially, sabi rin dyan, masipag, hindi dapat hahayaan, Panginoon, of course, na kung kami ay hindi masipag, manluloko lang kami ng tao. Ganon din ang kabaligtaran nun. Kung di kami nanluloko, kailangan namin maging masipag. So, I pray na ma-observe namin ang aral na ito, Panginoon. Kami po ay maglingkod lang. At hindi nyo kami pagkukulangan according to your word dito, Lord. Alam po, Panginoon, kayo pong malulati. Maraming salamat sa mga Panginoon blessing na sa church and sa personal life. Ibang hardship, Panginoon, nagtiwala kami sa inyo na kayo po itatawid nyo kami dito. Pero again, salamat sa bawat isa. Okay, malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.